Sa pagbisita ng Magandang Gabi Pilipinas sa barangay na ito, unang tingin pa lang ay mukha itong simpleng barangay at hindi mapagkakamalang dati itong naging pugad ng mga rebeldeng komunista. Ikinuwento ng ilang mga residente ang naging sitwasyon noon. Dati po, nung unang panahon pa, sir. Ano narinig mo dati? Ayun po, mga dati pa, mga tagal na po, sir. Mga panahon pa ng mga lolo namin, sir. Para po sila pinalis sa dito sa lugar, napunta sila sa bayan. Takot po sila sa mga gano'n. Kasi nakikitulog po daw yung mga gano'n. Marami pong mga hindi kilalang tao. May mga nakaarmas na iba, pero ngayon wala na po kami nakikita. Nag-ano po sila ng mga missile. Yung parang yung mortar yata. Gira talaga. Ang dami po dito sundalo noon. Nakakalat. Ang mga naganap noon ay isa ng kasaysayan dahil iba na ang sitwasyon ngayon. Dami na rin ang mga tao, eh, siyempre siguro natutunan na rin. Marami na rin sa aming mga, ibig sabihin, mga bahay na napapatayo. Siguro sa karamihan. Dati po naman, sir, ang pangalan ito. Parang, ibig sabihin, para bang bukid na bukid siguro, kaya napapasokan ng panahon. Ngayon, nagbago na. Wala na po naman kami napapasokan. Kumusta na yung barangay? Marami na simentado, mailaw na, kaya wala na po mapasok? Oo, yun po yun. Ang isa pa pa ang dahilan. Nakompleto na po yung aming street light sa bawat poste. May ilaw na. Tapos yung aming barangay hall ay maayos na rin. Tapos yung aming mga kalye, wala na po sir ngayon sa Raprodi. Sa paglipas ng panahon, naging malinaw rin kung ano ang katotohanan tungkol sa ugnayan ng Barangay Palale at mga rebeldeng Kilusan na dati-rati ay nagbibigay takot sa mga mamamayan. May panawagan at komento naman ang mga residente ng Palale sa gobyerno tungkol sa pagsasaayos ng peace and order, hindi lang sa Quezon, kundi pati na rin sa buong bansa. Mahal namin Pangulo, ipagpatuloy po ang matapang mong pamumuno dito sa Pilipinas. Ang MP po ay talagang hindi naman po siguro talaga dapat na tayo maging balakid sa pamahalaan. Dapat po sila ang kagapay natin kung talaga po sila ay makakatulong sa ating pamayanan. Dapat sila ay makatulong. Hindi po yung tayo ay nagiging hadlang sa ikaw-unlad ng ating bayan. Kung ang layunin po naman ng Pangulo ay talagang napakaganda at napakahusay, ay siguro po ay dapat walang maging hadlang. Magandang gabi, Pilipinas!